Sa loob ng simbahan ng Marilao, matatagpo ang nakadambana sa kaliwang bahagi nito ang isang matandang imahen ng Mahal na Birheng Maria na kilala ngayon ng mga Katolikong mananampalataya ng bayan bilang Madre Divina Gracia. Sa mga matatandang larawan, may orihinal itong tindig na katulad sa mga tradisyonal na imahen ng La Purisima Concepcion sa Pilipinas. Ang mga kamay nito'y nakaikom na wari nananalangin, nakatungtong sa isang globo at nakatapak sa ahas. Walang tiyak na tala tungkol sa pinagmula ng imahen. Sa kabila ng pagkakawala ng mga talang ito sa dahon ng kasaysayan, hindi naman nagmaliw ang pamimintuho ng mga Marilenyo kay Maria. Simula nang itatag ang Kongregasyon de las Hijas de Maria sa parokya ng San Miguel noong 1932, ang imaheng ito ng Mahal na Birhen na ang siya nang ginagamit mula pa noon upang alayan ng mga bulaklak sa pagdiriwang ng Flores de Maria tuwing buwan ng Mayo. Dahil dito, nakilala ang imahen bilang Birhen ng Hijas. Taon-taon, tuwing buwan ng Mayo, maraming mga kabataang babae ang nagpapahalaga kay Maria bilang pinakamabangong bulaklak sa hardin ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga bulaklak, pagdarasal ng rosaryo, at pag-aalay ng mga panalangin sa mahal na ina. Saglit itong nahinto dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit agad namang naibalik ang sigla nito noong 1945. Sa panahon ni Padre Avelino Santos, nabigyan ng bagong titulo ang imahen bilang Madre Divina Gracia upang higit itong mabigyan ng pagkakakilanlan. Dahil naman sa pananaliksik ni Padre Alberto Santiago, itinakdang ipagdiwang din ang kapistahan nito tuwing 23 ng Hulyo, sa Oktaba ng Kapistahan ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo. Ito rin ay taunang lumalahok sa prosesyon ng mga imahen ng Mahal na Birhen sa Intramuros Grand Marian Procession. Ang imahen ang siyang pinakatampok sa mga gawain sa pagdiriwang ng Flores de Maria sa parokya ng San Miguel. Araw-araw sa buong buwan ng Mayo, matapos pag-ukulan ng mga panalangin, ay inaalayan ng sariwang bulaklak ang mahal na ina habang inaawit ang dalit sa mahal na birhen. Ayon sa tradisyon, ang mga kasuotan ng mga maghahandog ng bulaklak ay disenteng puting bestida para sa mga kababaihan at puting pang itaas naman sa mga kalalakihan. Matapos ito, isinasagawa naman ang pag-aalay ng rosaryo at pagpuputong ng korona sa imahen na pinangangasiwaan ng kasalukuyang pangulo ng samahan at ng mga inanyayahang panauhing nakadamit ng kasuotang Filipiniana. Nagkakaroon din ng pagtatalaga sa mga bagong kasapi sa huling araw ng nobena. Sinusuotan sila ng medalyon ng Hijas de Maria na may asul na laso bilang formal na pagtanggap sa kanila sa samahan. Sa huling araw ng pagdiriwang ng Flores de Maria, isang banal na misa ang iniaalay sa karangalan ng Mahal na Birhen na sinusundan ng isang panapos na gawain. Inilalabas sa isang prosesyon ng imahen ng Divina Gracia na pinangungunahan ng mga batang babaeng nagsisilbing damas de Maria na nakasuot ng damit at belong puti bilang pagkilala sa pagkabusilak ng Mahal na Birhen. Iniikot ang prosesyong ito sa kabayanan ng Marilao at sa pagbabalik nito sa simbahan, iniaalay ng mga batang babae ang dala nilang mga pumpon ng mga bulaklak, isinasabit ang rosaryo sa kanyang mga kamay at ipuputong ng gumanap na rosa mistika ang korona sa Mahal na Birhen, paggunita sa kanyang karangalan bilang reyna ng langit at lupa. Sa taong ito, 2022, ipinagdiriwang ang 90th taon ng pagkakatatag ng Kongregasyon de las Hijas de Maria sa Marilao.
Bagamat 2 taong naging payak ang mga pagdiriwang dahil sa pandemya, sa pamamagitan ng mga naging pamunuan ng mataas na konseho ng mga nakaraang pangulo at ng mga deboto ay hindi nahinto ang pamimintuho ng mga taga Marilao sa pagpaparangal kay Maria bilang pinakamabangong bulaklak sa hardin ng Panginoon. Sa pamamagitan ng larawan ni Maria bilang Madre Divina Gracia de Marilao, maranasan nawa natin ang kanyang makainang pagkakanlig upang patuloy niya tayong idulog sa kanyang anak na si Jesus sa anumang oras, lalong-lalo na sa mahihirap na sandali ng ating buhay. Lumapit tayo kay Maria, ang ating inang palaging handa tayong ilapit kay Jesus upang matanggap natin ang makalangit na biyaya mula sa Diyos. Madre Divina Gracia de Marilao, ipanalangin mo kami. Madre Divina Gracia, dulutan mo kami ng masaganang biyaya at dalhin niya kami sa kanlungan na walang hanggang kaligtasan. Madre Divina Gracia,